Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging dalubhasa sa pagtuturo tungkol sa pananampalatayang Katoliko at uliran sa paninindigan gaya ng mga apostol si San Ambrosio. Pukawin mo sa iyong sambayanan ang mga hinirang mo para makapamahala ng may karunungan at katatagan alinsunod sa nakalulugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa araw na iyo'y ganito ang aawitin sa Huda. Matatag ang ating lungsod. Hindi tayo maaano. Matibay ang buo. Bayaang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo. Lunsod mang matatag ay ibinabagsak. Pati muog ay winawasak. Hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tungtungan ng mga mahirap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinagparang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa Poon magtiwala ako, kaysa panaligang yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa Poon ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyong ang buksan. Ako ay papasok at itong Panginoon'y papurihan. Ito'y ang pintong pasukan ng Poon, ang Panginoong Diyos, tanging ang matuwid. Ang pababaya ay do'y makapasok. Aking pinupuri, ikaw, O Poon, yamang pinakinggan. Dininig mo ako't pinapagtagumpay. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Kami ay iligtas. Tubusin mo, Poon. Kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng Poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang Poon ang Diyos.
Pinagpalang dumarating sa ngalan ng Poon natin. Tumayo po tayo. Hanapin ang Poong Mahal, siya'y ating matatagpuan, sa Kanya tayo magdasal. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa aking salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Paano mo na makikita ang isang tunay na Kristiyano o tunay na alagad ni Jesus? Makikita mo ba kung siya ay mabuting, kung siya ay Kristiyano talaga? Kung ang kanyang profile sa Facebook ay Bible quotes? Lagi siya nagsishare ba ng Bible quotes araw-araw? Doon mo ba makikita ang isang tao na talaga nagmamahal sa Diyos? Sa Facebook profile niya, nandun, no? "For God so loved the world that He gave His only Son." Akala mo, ay, mabait siguro to. Bible quotes. Pero, chismosa naman. Baliwala din. Sinasabi niyang, "Lord, I love you." Pero, ang mga comments sa iba, mapanira at nakabababa ng kapwa. Paano ba natin nakikita ang Kristiyano na nagsusumikap, sumama kay Jesus? Wala po yan sa Bible quotes. You can memorize the whole Bible, but if you treat your brothers differently, you just memorized it. It's not part of your life and your heart. Pwede nga, kabisado mo. Ikaw na, no? Nakabisado mo mula Genesis chapter 1 hanggang dulo. Pakahusay mo naman. Pero kung ang iyong alam ay hindi mo na isasabuhay, kapag ikay bumabati laging may Bible quote, pero kung paano mo tinatrato ang kapwa mo ay iba,
sayang naman. Okay na sana. Pero tila ang nalalaman, ang pagtawag sa Diyos ay hindi naging konkreto sa pamumuhay. Magandang paalala sa atin ng ating ebanghelyo na tayo mga Kristiyano ay tinatawag ng Diyos, mahalaga ang salita niya, mahalaga ang Biblia, dahil doon tayo nakikipag-usap sa Diyos at ang Diyos ang nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero sana hindi lang natin narinig, pero hayaan natin ang salita ng Diyos ang humubog sa ating buhay. Hayaan natin ang salita ng Diyos ang humubog sa ating pagkatao. Kaya may kita ang isang mabuting Kristiyano, hindi lamang sa kaalaman niya sa salita ng Diyos, hindi lamang sa kanyang suot o pagtawag sa Diyos sa harap ng maraming tao, but how is that person without the eyes of other people? Pag wala na masyadong nakatingin, pagkakaunti na lang ang kasama niya, paano na siya at paano na niya tratuhin ang kapwa niya? Ito rin po ay imbitasyon sa ating lahat. Tayo ay nangangailangan ng grasya ng Diyos sa patuloy na paghuhubog, patuloy na pagbabago ng buhay. Ang pagbabago ng buhay o ay lifelong process po yan. Hindi naman sinasabing at the age of 50, 60, mabait ka na. May kilala ako, matanda na, pero parang walang kinatandaan. Ano? Pero, ang patuloy na pagbabago ay isang panghabang buhay na proseso. At ang imbitasyon sa atin, tahakin ang paglalakbay na ito. Yun po ang pagkakaiba ng isang taong, matanda na ako, ganito na lang ako, wala na akong magagawa . Kumpara sa isang tao na kahit naman ang edad niya, lagi niyang sinasabi, patuloy ako nagsisikap para magbago. Andiyan ang grasya ng Diyos sa taong nagnanais na sumunod sa Kanya. Pag nagpasya naman tayo sumunod sa Diyos, pakinggan ang Kanyang salita at isabuhay ito. Yes, it's a struggle, but we are not alone in our struggle. Kasama natin ang Diyos, kalakbay natin ang Kristiyanong komunidad. Sabay-sabay tayo, sama-sama tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Sa araw na ito, pinagdiriwang po natin si San Ambrosio. Sino ho si San Ambrosio? Siya po ay isang obispo sa Milan, Italia. At siya po ay tagapahayag at pinapahayag niya ang mabuting balita. Sa sobrang ang kanyang pagpapahayag hindi lang sa karunungan, kundi sa kanyang pakikitungo sa lahat. At isa sa mga nakinig sa kanya isang araw ay isang binatilyo na ang pangalan ay Agustin. Yung Agustin na ito ay matagal nang pinagdarasal ng nanay niya dahil hindi siya nakikinig sa salita ng Diyos. At yung kanyang pakikinig niya noon sa Diyos ay panlabas lamang. Pero sa kanyang pakikitungo ay iba. Isang araw nagsimba itong Agustino na ito habang nagpipreach at nagsasalita si San Ambrosio na pinagdiriwang natin ngayon. At simula noon, na-inspire si Agustin at humingi ng tulong at gabay kay Ambrosio. Yung unang nakinig kay San Ambrosio, mula sa taong makasalanan, nagbago ang buhay at naging santo. Si San Agustin.
Maganda rin ho sa atin bilang Kristiyano. Ang salita ng Diyos ay parte ng ating buhay, parte ng ating paglalakbay. At ang paanyaya sa atin, ang salita ng Diyos ay sana wag lang natin pakinggan, kundi pagsumikapan nating isabuhay at maging parte ng ating buhay. Sabi nga ho sa Ebanghelyo, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, bunga ng pagtitiwalang ipagkakaloob ng Diyos Ama sa ating mga kahilingan, buong katapatan tayong tumawag sa Kanya. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga politiko at lahat ng naglilingkod sa pamahalaan, naway maging tapat sa kanilang mga pangako at tungkulin. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya, naway magkaroon ng matibay na patotoo sa ating mga gawa at hindi lamang sa mga salita. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat na may ginagampanang tungkulin at pananagutan, naway maayos na makatupad sa ating mga gawain, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at kaibigan, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ikaw ang lakas, aming lakas sa oras ng aming pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Tumayo po tayo. M-
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumika sa aming ginaganap na pagdiriwang na ito, silaya nawa ang aming pananalig ng sinag ng Espiritu Santo na tumatanglaw kay San Ambrosio para palaganapin ang kadakilaan mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ambrosio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanang mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Dumuot po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa
at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para naan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, aming mananalangin.
ang ikang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Awa mo. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang na dinulutan mo ng lakas, ay gawin mong umunlad sa pagtulad sa mga halimbawa ni San Ambrosio upang sa lakas loob na pagtahak sa iyong mga landas, kami maging handang lasapin ang iyong piging na ang tamis na di magwawakas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarahal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarahal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ilulwalhati ka namin.